Hello sa mga kayamuas ko dyan. Another video tutorial na naman, and this time is all about how to make or build a pisonet. So medyo mahaba-haba yung magiging tutorial ko, so gagawin kong part 1 hanggang part 2 yung video para ma-explain at maipakita ko ng maayos ang lahat ng mga materials na kailangan para mabuo ang isang pisonet. So disclaimer lang po mga kayamuas, hindi po ako eksperto sa mga computer system. Ito'y based lamang po sa aking experience na natutunan ko sa aking pagninegosyo ng pisonet. Sa video na to, uunahin ko ipakita ang pagbuo or pag-assemble ng timer ng pisonet, at din sa susunod na video na gagawin ko, ipapakita ko din ng mga parts ng computer na kailangan natin para mabuo ang isang unit ng pisonet. At syempre dahil ikaw ay bago pa lang sa akin channel, baka makalimutan mong i-like ang video na to at subscribe mo na lang din. Ang pinaka-importante, i-click mo yung notification bell at piliin mo yung all para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko dito. Ngayon mga kayamuas, ipapakita ko yung mga materials na kailangan nyo para mabuo ang timer ng pisonet. At syempre, ilalagay ko ang link sa description ng video na to kung saan ko ito nabili. Kung magsisimula kayo mag-business ng pisonet, napaka-importante na alam nyo ang setup kung paano ito ginawa. Para in case na mag-troubleshoot ito, may kunting idea kayo kung paano ayusin. Kaya kung interested kayo sa video na to, baka naman mga kayamuas, baka pwede nyo naman i-like para maganahan naman ako sa part 2 ng ating pisonet tutorial. So pinakauna nating kailangan is yung timer. Ayan. Allen timer. So ang laman nito, which is ito, yung circuit board. Yan, so ito, yan na yun, nakasit na yan dyan. Circuit board at saka yung digital time niya, timer niya, yan. At may mga kasama ding wire. So, ang kailangan lang natin gamitin dito, ito yung source ng power, yan, 12 volts. At ito yung controller ng ating monitor. So dito yan ilalagay, either dito or yung pangalawa. At dito naman, yung dalawa dito, for 5 piso or 1 piso na coin slot. Pero yung gagamitin natin ito, yung universal coin slot. So kahit saan dyan, either dito or dito natin ilagay, so gagana yan. Ito yung mga kasamang wire. So for power, yan, so andyan naman yan, yan, so mamaya ipapakita ko ito. So after ng ating circuit board timer, next is transformer, 220 volts to 12 volts. So yung kulay pula nito, ito yung 220 volts, at saka yung kulay blue naman, ito yung 12 volts. Yan, so huwag kalimutan mga kayamuas, 220 volts yung kulay pula. So yung gamit nito is para ma-power on yung circuit board timer natin. Ito. So next naman is yung universal coin slot. Ayan. Ito na yung gamit ko. Kasi dati yung mga ginagamit sa pisonet is yung mga S-type na coin slot. Which is pag piso is piso lang talaga yung tinatanggap. At pag 5 piso is 5 piso din yung tinatanggap. So the last na kailangan natin is yung outlet. Ayan. So, pwede yung dalawa yung saksakan at pwede rin tatlo. So, may kunting modification lang dito at ipapakita ko yan mamaya. So, ngayon, ipapakita ko kung paano pinagdugtong-dugtong yung mga parts. So, first, dito muna tayo sa ating outlet. So, may kunting modification lang dito. Yan. Kasi dito sa kabila, which is pinutol ko. Yan. So, dapat putulin nyo yung ito kasi konektado kasi ito. So dapat i-cut niyo sa gitna na hindi na sila magko-connect. Yung purpose nito mga kayamuas, tahi balik ko muna ha. Yung purpose nito mga kayamuas, itong isang saksakan na to, which is dito yung CPU or system unit, which is dapat always lang siya naka-on. At ito naman, dito naman sa kabila, dito yung monitor, which is ito yung kinokontrol ng ating circuit board para ma-power off at ma-power on
yung monitor. So kung wala ng oras yung client mo or client ng PisoNet, which is automatic na nakakat yung power ng ating monitor. So dapat yung power ng ating system unit or tinatawag nilang CPU hindi makat off, lalo na pag yung mga client may ginagawang project tapos din nila namalayan yung oras nila, nauubos na pala tapos sila agad nakapaghulog. Kawawa naman pag na-cut off or na-off yung system unit. At syempre, ito yung pinaka-importante kasi yung mga ibang mga nagsiset ng mga timer ng PisoNet is napuputol or after maubos yung oras ng mga client is namamatay din yung system unit. So, para sa akin is hindi yun maganda. Kawawa yung mga client, lalo na yung mga nag-games, online games, ibigla-bigla na-off yung system unit nila. So, yan yung paraan. Remember lang, ikakat nyo yung sa kabila. Papaghiwalayin nyo yung dalawa. Ayan. So, depende kung saan kayo magkakat dito. Kasi, which is dalawa yung saksakan. So, depende na sa'yo kung saan ilalagay. So, ayan. So, again, yung 12 volts. Ito na yon yung blue. So, papunta na yon sa ating circuit board. So, idudugtong mo lang yung kasamang wire sa circuit board. Ayan. So, ito yung magpa-power on sa kanya. Idudugtong mo lang yung 12 volts. Itong wire na to is kasama na to sa circuit board yung pinakita ko kanina. So, after niyan madugtong na yan, next is yung controller. So, ito na yung controller ng ating monitor. So, wait, tanggalin ko muna. Tatlo yung wire na kasama sa circuit board. So, hindi naman gamit yung green. Yung gamit lang natin is yung black at saka red. So, ikakat mo lang yung green. Yan. Tapos, depende kung saan mo ilalagay kasi lahat to eh, controller. Yan. So, yung wire naman mula sa circuit board na magkukontrol sa ating monitor is papunta sa ating outlet. So, yung kulay brown or pula is dito sa kabila. So, tanggalin ko muna to. Yan. So dito sa kabila. At saka yung kulay black naman is dito naman. Yan. So makikita mo magkahiwalay sila mga kayamwas. So wait, ibalik ulit. Ito yung magkukontrol sa ating monitor para pag wala ng oras yung client is automatic na na-off yung monitor ng PisoNet. So yan, napakadali lang. Yan yung setup. Yan. Then, next is universal coin slot. So, dito naman yan. So, may kasamang wire din yan sa circuit board. At syempre, pinagdugtong ko lang dito. The same kulay lang kasi yan. Dito, red, white, at saka black. At yung kasama naman sa coin slot, the same din. Red, white, at saka black. So, pagdugtongin mo lang yan. And pwede din yan ilagay dyan at dito. So, kahit saan dyan, sa dalawa na yan, pwede dyan ilagay yung ating coin slot. Ngayon is, itry natin mga kayamwas para makita niyo na gumagana ang ating PisoNet timer. So, ibalik ko muna to. Yan. So, yan. So, ang gagamitin ko dito mga kayamwas for testing only or for tutorial is dalawang ilaw. So, papower on ko muna yung timer natin. So, ayan, naka-power on na yung digital time ng ating circuit board. At saka yung coin slot din, ayan. So, okay na, naka-power on na siya lahat. So, isaksak natin dito. So, remember, ito yung permanent na naka-on dapat. So, as if ito yung CPU or system unit ng computer. So, dito naman yung either dito or dito yung ating monitor. So, as if lang monitor at saka CPU. So, ngayon, maghuhulog ako ng barya para malaman natin kung gagana yung ating setup. So, ayan. Ayan. So, umilaw yung lights. So, ito yung monitor, di ba?
So umilaw siya. So ayan, segundo lang yung oras. So hindi pa kasi nakaset yung time dito. So gagawa tayo ng another video para sa tutorial kung paano iset yung mga oras. Ayan. So napakadali lang mga kemwas. So hintayin muna natin na maubos yung oras. So ayan, so namatay yung ating ilaw or monitor. So try natin ulit for the second time. So 5 piso yung gagamitin natin. So ayan, umilaw siya 5 minutes. Ayan, so good na good mga kayamwas. At again, kung ikaw ay bago sa akin channel, huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, Yamwas TV. At click mo na rin yung notification bell para kung may bagong video ako sa part 2 na to, i-manotify kayo.